Tungkol naman sa ginawang pag-endorso nga ng PDP laban kay dating Senador Bongbong Marcos. Mon, kanina natanong ko na sa kabila nga nung mga patutsada noon ng Pangulo, no? Bakit sa huli si BBM pa rin ang napiling i-endorso ng KUSI faction? Yes, Cheryl, katatapos nga lamang ng press conference ng PDP laban KUSI faction kung saan sinabi ng kanilang Pangulo na si Energy Secretary Alfonso KUSI na sa 10 kumakandidato sa pagkapangulo, tanging si former Senator Bongbong Marcos lamang daw ang nakita nilang tahasang sumusuporta sa mga programa ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. At the same time, si Senator Marcos din daw ang talagang nakitaan nila na tumutugon din dito sa 11-point agenda na inilabas din naman ng PDP laban KUSI faction. At nagkaroon din kasi ng parang survey among all the local candidates and officers nitong PDP laban at lumalabas na majority dito ay pawang pabor kay Senator Marcos at tanging 10% lamang daw yung pumili sa ibang mga kandidato. Cheryl. May reaction na ba dyan ang paksyon ni na Senator Manny Pacquiao at Senator Coco Pimentel? Yes, Cheryl, naglabas na nga ng reaksyon itong si Senator Coco Pimentel at ang sinasabi niya, very illogical daw itong ginagawang endorsement ng kabilang paksyon dahil ang sinasabi nga niya mukhang hindi alam ng naturang paksyon yung mismong history at the same time yung konstitusyon ng naturang partido dahil nga ang sinasabi ni Senator Coco Pimentel nabuo raw itong naturang PDP laban party or partido para i-oppose yung diktatorya nung rehimeng Marcos at kaya naman talagang tila illogical daw yung naging endorsement naman nitong KUSI faction sa kandidatura ni former Senator Marcos. Cheryl. Ngayong BBM Sara na nga ang ini-endorso ng PDP laban, may chance bang makipag-alyansa na sila sa Partido Federal at Lakas CMD? Natanong natin niya ng personal kay Secretary KUSI, Cheryl, at nang sabi niya, kung chance ang pag-uusapan talagang, there will always be chances according to Secretary KUSI. Pero ang sinasabi niya, they are now working on it para magkaroon nga ng alyansa itong tatlong partido. Cheryl. Susunod na rin ba ang endorsement mismo ni Pangulong Duterte? Yan ang paulit-ulit nating tinatanong, Cheryl, dito nga kina Secretary KUSI, kay Secretary Matibag, dahil nga ito bang endorsement ng PDP laban? Does it reflect the endorsement of President Duterte himself? Ang sinasabi nila, well, technically, bilang chairman nga ng PDP laban, KUSI faction si President Duterte, alam niya no, itong endorsement nga nila para nga kay BBM. Pero ang sinasabi din naman, on the other hand, ni Secretary KUSI, maiging mas itanong na lang daw yung tanong na yan directly sa Office of the President dahil nga sa huli, nasa kanya pa rin naman daw desisyon kung sino ang kanyang susuportahan daw. Pero itong endorsement nila ay pagpapakita daw na ito yung endorsement ng partido o ng PDP laban mismo. Cheryl. Magkaroon ka rin ba ng pagkakataon na makausap yung mga senatorial lineup nila, yung mga nandyan na guest nila sa senators or yung nakasama sa lineup nila na senatorial? Yes, Cheryl, actually 7 yung kanilang ini-endorso, no, yung lucky 7 kung tawagin nga nitong PDP laban KUSI faction, kabilang nga dyan sina Greco Belhica, sina Castriciones, si Ray Langit, si Marcoleta, si Robin Padilla, Salpanelo, saka si Astra Pimentel. Pero kapansin-pansin na si John Castriciones, wala siya dito. Personal nga, nauna na rin niyang i-endorso no, si Manila Mayor Isko Moreno. Natanong din natin yan kung paano yun, paano mangyayari ngayon na merong ini-endorso ang partido pero ang ibang mga miyembro, kabilang na nga rin yung ibang mga officers nila, meron din kinakandidato o meron din sinusuporta ang ibang kandidato. According to them, ang paglabas daw ng endorsement ng mga miyembro nila o officers nila or even their candidates, prior this endorsement. So nasa process sila ngayon ng pag-uusap kung paano mangyayari sa mga susunod na araw ng kampanya. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez.